Good day, everyone! I am Sir Robby, and together, we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit, come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Alright, good afternoon or magandang hapon po sa ating lahat, particular sa ating mga kapwa guro. Kumusta, fellow teachers? Pati na rin sa ating mga magulang na talagang masisigasig sa pag-akay sa kanilang mga anak sa pag-aaral. At syempre, huwag natin kakalimutan ang ating masisipag, masisigasig at talaga namang sinasaladuhan natin ang ating mga dear learners, mga mag-aaral, kumusta po kayo? Ayan, welcome po sa ating Itulay online tutorial para sa asignaturang Filipino 2. Ayan, Filipino 2 tayo ha. Ako muna ang inyong makakasama sapagkat ang inyong tutor na si Tutor Wen ay mayroon lamang inaasikaso. So si Tutor Jester muna. At ang ating topic o pag-aaralan ngayong hapong ito ay wastong pagsulat ng mga idinidiktang salita at pagbuo ng tamang ugnaya ng simuno at panag-uri sa pakikipag-usap. Particularly, simuno at panag-uri. Sa Ingles, ito ay subject and predicate. Quarter 4, week 7 na tayo at isang linggo na lamang at bakasyon na. Ayan. Pero huwag mag-alala, meron pa rin tayong itulay sa bakasyon. Magkakaroon tayo ng summer camp na tinatawag. Si Tutor Wen ay may inaasikaso lamang. Si Tutor Jester muna ang makakasama nyo ngayong 1:40 hanggang 2:20 ng hapon. Live and loud tayong napapanood sa iba't ibang Facebook at YouTube pages ng Department of Education. Maging sa inyong mga telebisyon napapanood at natututo tayo. Ayan, o diba, tuloy-tuloy ang ating pag-aral. Okay. Ito, meron tayong batang Pilipino na tatanging talino. Hello sa'yo, kumusta naman sa'yo? At congratulations sa iyo, Gallagher. Ayan, si Gallagher Aguila na taga San Juan, West Central School in San Juan, Batangas. Ayan, congratulations. Salamat, maraming thank you. Ayan, siyempre, who knows, you'll be the next batang Pilipino na tatanging talino sa Filipino 2. Okay, eto pa sila, tunghaya ng ating larawan.
Nariyan ka ba? Kung wala, sa susunod, tihado, nakasisigurado, ikaw na ang Chuty of the Week ng Filipino 2 ni Tutor Wen. Okay. Ayan. Congratulations sa inyo. Pwede niyong i-screenshot yan, mga bata. Congratulations. Okay. Ayan. Oh, may hawak sila mga gamit. Merong mga output sila, di ba? Si Altea. Okay. Nariyan din. Si Princess Jamela. Alright. Nariyan din si Altea at si Princess Jamela. Very good. And congratulations. So, pagpatuloy natin, mga mag-aaral. Nariyan din si Ayesha. Congratulations. Balik-aral muna tayo. Ito yung ating topic na tinalakay noong nakaraang linggo sa ating Tutor Wen. Ayan. Meron tayong mga ginagamit na salita na ito. Ni o nina. Ito ay nagpapahayag o nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay. Very good. Mahusay ha. Hello, Alessandra. Hello, Ariane. Rian Joyce. Hello din kay Gallagher. Ayan. Kay Jazzle Claire Regis. Good afternoon kay Daniel Malaluan na nanonood at natututo mula pa sa ES dyan sa Mahada Out Elementary School sa Calamba City. Hello sa teacher niya na si Mrs. Rufina Ensuelto. Ayan. Heart sa Kalumpit, Bulacan. Ganun din. Kay Hans Ezekiel, kay Rebong, kay Alessandra, sumula sa Masambong Elementary School sa Quezon City. Ayan, si Sherin Hart. Ayan, kay Rebong, very good. At kay Shekina Hart, kay Alessandra, kay Vilma, kay Nora, kay Princess. Sino pang una natin? Si Alvin Yuri, Mikaela, at marami pang iba. Ayan, so ito ni at nina ay mga pahayag o salita na papahayag na nagsasaad ng pagmamay-ari ng isang bagay. Ikalawa, kay o kina. Ito naman ay ginagamit kapag ang isang kilos o bagay ay tumutukoy sa tiyak na tao o mga tao. Tiyak na tao o mga tao. Gamitin nga natin sa pangungusap. Unahin natin yung number one, ni or nina. Mamili kayo. Ayan, may mga kasagutan na agad dito. Ay, hello, magandang hapon kay Sarah Jean Miranda. Good afternoon din kay Yuri Aldwin. Thank you, ha. Oo, Arlene Cacho Pumon, isa siyang formulabe. Ayan, particularly, this is for grade 2. However, tuloy-tuloy ang ating learning para sa lahat ng grade level. Okay, so atin na ipagpatuloy. Okay, meron din tayong para saan ito? Ito ay nagpapahayag ng pinag-uukulan. Para kanino yung ating tinatawag na gamit ng ating pangungusap? Ginagamit ito upang ipahiwatig ang gamit ng isang bagay. Ayun pala. At syempre, meron din tayong ayon sa. Ito ay nagpapahayag ng pinanggalingan ng isang bagay. Ito rin ay ginagamit upang iukol ang sinabi batay sa sanggunian. Halimbawa, ayon sa Webster Dictionary. Ayan. Dun sa number 3, para sa ang lahat ng ginagawa ni nanay at tatay ay para sa ikabubuti nating mga anak. Ayan. Salamat Roman at Rian Joyce at Arian at Jean. Thank you. Okay, ito pa. Meron din tayong ukol sa. Ito naman ay ginagamit sa paglalaan ng panahon o anuman sa isang natatanging bagay, anumang nararapat sa isang tao o bagay. Oo, tama ka, Marie May. Tama din ikaw, Fatima. Okay, ayan. Dumako na tayo sa ating mismong talakayan o paksa ngayong hapong ito. Ikaw ay inaasahan mga mag-aaral na pagkatapos ng araling ito na makasusulat ka ng wastong mga idiniktang salita at makapubuo ng may tamang ugnayan ng simuno at panag-uri sa pakikipag-usap, yung sa konvo na tinatawag natin. Diba? Napakahalaga nito. Ito yung bumubuo kasi. Itong simuno at panag-uri o sa English na subject at predicate, ito yung mismong bumubuo doon sa ating
pangungusap, lalo higit kapag tayo ay may kinakausap na uunawaan nila ng husay, ang binabanggit mo o yung statement mo o yung pahayag mo. Okay? Tama, Princess. At Dahlia, thank you, Roman Calix. Ayan. Alright. Ano ang tinatawag nating simuno at panaguri? Ayan. Ang simuno ay tinatawag din nating paksa. Ito ay ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. The one being talked about sa ating sentence o pangungusap. Samantalang, ang panag-uri naman, yung predicate sa English o sa English, ay ang bahaging nagsasabi tungkol doon sa paksa o doon sa simuno. Okay. So alam niyo ng pagkakaiba ng simuno at panag-uri ha. Kapag simuno, ito yung pinag-uusapan sa pangungusap o sa pahayag. At ang panag-uri naman, ito naman ay nagsasabi tungkol doon sa paksa o sa simuno. Mahusay. Ang husay naman ay Yesha. Princess Althea. Oo, tama ka. At sa lahat ng nanonood sa kanilang tahanan, gabay-gabay ng kanilang mga magulang sa kanila habang nanonood ng telebisyon, stay put ha. Learn and watch here. Okay. Pagpatuloy natin. Ito yung halimbawa ng simuno at panag-uri sa pangungusap. O tunghayan natin ha. Ang bata ay kumakanta. Ang may salungguhit ay bata. So sa tingin ninyo, ito ba ay pinag-uusapan sa pangungusap? Ito bang bata ang pinag-uusapan natin sa pangungusap? Ha? O sagot niya mga mag-aaral? Oy, opo daw ayon kay Ayesha. Opo, at iyan ang ating simuno. Dahil ang bata ang pinag-uusapan doon sa ating pangungusap, iyan ang tinatawag nating simuno. Okay. Ang husay naman. At iyon namang pandiwa na kumakanta ay ang panag-uri. Dahil ang kumakanta ay tumutukoy doon sa ating simuno. Ano bang ginagawa ng ating, yung ano ba yung ginagawa ng bata? Kumakanta, yun ang ating panag-uri. Okay? Alright. Salamat Mikaela at Angel. Maging kay Ria Linggo at kay Dahlia. Nahusay naman ng mga batang ito ha. Oo, tama ka. Heart Demis, kumakanta ay panag-uri po. Okay. Ito naman ang mga kailangan tandaan sa pagsulat ng idiniktang salita. Una sa ating listahan, mga mag-aaral, ay ulitin sa sarili ang salitang idinikta. Yan, napakahalaga niyan ha. Ulitin daw sa sarili ang salitang idinikta o ibulong o maaaring sa isip lamang, di ba? Para hindi natin makaligtaan o makalimutan. Ikalawa, isipin ang mga letra o pantig na bumubuo rito. Again, isipin ang mga letra o yung pantig na bumubuo rito. Okay? Alright. Number 3. Sumunod doon. Doon pa rin tayo. Isulat ng maayos ang salita ng may wastong baybay. Napakahalaga ha, na kapag tayo ay magsusulat, mga mag-aaral, o habang kayo ay nagtatype dyan ng inyong mga comment, ng inyong mga sagot, dapat nasa wastong baybay or correct spelling. Okay? Tandaan, napakahalaga ng tamang spelling para yung comprehension ay ma-absorb o yung understanding ay magkaroon ng comprehension o yung para magkaroon ng pagkakaunawa doon sa pahayag or statement o doon sa pangungusap na binanggit. Okay? Sunod. Isulat din ang mga salitang pantangi gamit ang malalaking letra. Huwag kakalimutan yan. Sa number 4, kung ang idinidikta ay pangungusap, syempre, isulat ang unang salita sa malaking letra o titik. Huwag kakalimutan ha, every time na tayo ay magsusulat ng pangungusap, umpisahan natin ito sa malaking letter. Umpisahan ang unang salita ng pangungusap
ng capital letter. Okay? Alright. Oo, tama. Tama kayo ha. Ang husay naman ng mga batang ito. At ikalima, lagyan ng wastong bantas ang mga pangungusap. Ang mga bantas ay tandang pananong, maaaring tandang padamdam, o digli kaya naman ay tuldok, pwede ding kudlit at kuwit. Ayan. Alam niyo naman yan, di ba? Yung kuwit, yung koma, yung kudlit. Call natin. Okay. Sunod. Ito yung mga bantas natin. Isa-isahin natin. Pansining maigi ang ating nasa chart o nasa table. Meron tayong tandang pananong. Tingnan maigi. Tandang padamdam. Tingnan ang simbolo nito. Tuldok. Alam na alam natin yan. Kudlit. Matatagpuan sa itaas na bahagi ng pagkapos ng isang salita bago o matapos ay yung, I mean, isang ang kudlit, ulitin ko, ang kudlit ay matatagpuan o karaniwang ginagamit natin o isinusulat natin doon sa may taas na bahagi ng salita. Diba? Minsan pinagigitnaan ng dalawang letra. Okay? At ang kuwit, alam na alam natin gamitin yan kapag kailangan nating mag-pause o huminto sa pahayag o sa statement natin, yan ay ating talagang ginagamit. Napakahalaga ng bantas para lubusan nating ma-absorb o maunawaan ang isang pahayag. Palaging tandaan mga mag-aaral sa pagsulat ng idinidiktang salita, ang tamang baybay ng bawat salita, ang payak na pangungusap o simpleng pangungusap ay mayroong paksa. Ito ay nagtataglay ng tantananan, ang ating topic, simuno at panag-uri. Ang husay naman ay Yesha. Kitang-kita ko dito ang inyong mga komento. Opo, malaking letra bago maliit na. O, tama ka, Althea. Okay, very good, ha? Alright. Salamat. Nice. Oh, ito naman. Dumako tayo sa paborito ninyo, ang gawain. Gawain? Gawain! Gawain sa pagkatuto bilang isa. O, ihanda na ang inyong mga module dyan, ang inyong lapis at papel. O, pwede naman dito din sa ating comment section. Uy, feel free to share this video lesson, ha? Para hindi lang kayo dumami ang mga kaibigan nyo dito sa ating Italy online tutorial. I-share na sa inyong mga group chats, sa inyong mga GCs, ha? Oo, nanonood mula sa SIP North District Camarines Sur Division Philippines. Si Veronica Bragais Kamaing. Uy, salamat. Ang layo, no? Mula dito. Mula din sa taal. Ay, talayo din yan. Ay, talagang kahanga-hanga ang mga mag-aaral na aray. Ay, sangga kayo pa lugar kabilang. Oo, hello, Charisma Joy. Thank you din, Ian. Innumerable. Oh, dumako na tayo ha, ipabasa ang mga salita o parirala sa iyong kasama sa bahay. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Oy, pwede lamang dito sa ating comment box. Okay. Oh, tunghayin natin. Ayan, naisulat ko tuloy. Dahil nga, huwag tayong maging bitter. Mapait ang patlang. Ano ang nakikita sa larawan? Mga mag-aaral, iyan ay... Uy, bakit may mata, tutor jester? Halimbawa lang iyan. Ano? Pero, iyan ay isang bagay. Bagay na masasabi nating masustansya. Pero kung tutuusin, hindi lamang ito isang bagay. Ito ay isang gulay. Oo, tama ka, Alessandra. Ito ay isang ampalaya. Mapait ang ampalaya. Huwag kakalimutan ng tuldok, ha? Ayan, oh, dapat napansinin nyo. Tutor Jester, wala pong tuldok. Lalagyan niya ni Tutor Jester, maya-maya lamang. Yan, nakabuo na tayo ng pangusap. At syempre, ano ang ating pinag-uusapan dyan? Yung ating larawan, ang hinahanap natin, ang simuno na ampalaya. Ang husay naman ni Althea, ni Sherry, ni Arian, ni Heart, ni Marife. Ang galing. Opo. Ano kaya itong larawang ito?
nakangiti pa sa atin. Tila ba kay sarap kainin ito? Dahil isa rin siyang gulay, minsan tinatawag na prutas. Pero alam natin, commonly, it is a vegetable. However, as others would say, it's a fruit. Pero pareho naman talaga silang nakatutulong upang mapalakas ang ating katawan, di ba? At maging alive and kicking sa lahat ng gawain. Oo, tama ka, Aryan Rebong. Iyan ay isang kamatis, iisaang kamatis. So, ang pinag-uusapan natin dyan, ang simuno sa ating pang-usap ay kamatis. Sa English, ito ay tomato. Tomato. So, others would say it's tomato. Iba't-ibang bansa, iba't, kumbaga, dialekto eh. Pero sa iba't-ibang bansa, particularly may isang bansa, ang basa dyan sa English ng kamatis ay tomato instead of tomato. Okay, let's proceed. Ayan. Ano kaya ang mga aray? Pagkadami naman aray. Pagkasarap yata ang prituhin ng mga aray. Oo, tama ka, Realingo. Oh, sa tingin mo, ano ang mga aray? Ano ang mga ito? Ito ay pawang mga isda. Okay. Isang o maraming isda. O ano ba yung paborito mong isda? Pwede nyo i-comment nga dito sa ating comment section. O habang ako ay naghihintay ng alam ninyong pangalan ng isda o yung paborito mong isda, alin dyan ang ating simuno sa ating pangungusap. Ayan, opo. Tama ang Ayan, tama. Uy, tama ang kasagutan, ha? Tama ang kasagutan nitong si Heart. Ganun din ang kasagutan ni Shara. Oh, tama. Very good. Ganun din ang kasagutan ni ni Dahlia. Uy, ang husay. Ang sarap talaga ng tilapia. Paboritong paborito ni Tutor Jester ang tilapia. Napakasarap. May bangus din, di ba? Milkfish ang tinatawag natin sa bangus. Oo, may goldfish. O, yun. Oy, meron din dito sa taal. Ang tawilis ay talagang pagkasarap na rin ay matatagpuan din sa lawa ng taal. Aba, oo sa inyo, masarap tikman ayon talagang isdang iyan. Okay, so okay na ang ating screen. Ayan, medyo nawala lang si Tutor Jester. Nagka-problema sa internet. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Ayan, gawain sa pagkatuto bilang isa. Okay, alright. Yan. Matibay ang, ano kaya aray? Sa tingin ninyo, ano ito? Ito gay bangka? O ito gay barkaw? O sa tingin ninyo? O ayon kay Gallagher, ari daw ay bangka? Ay ayon kay Aldwin? At ayon kay Ayesha, gay undane? Ayan. O. Ayan, isa yung bangka, laro ang bangka, ano? Para sa iba, it is a ship. Ayan, maaari din. Matibay ang barko, matibay ang bangka. Oh, nakasakay na ba kayo ng bangka at barko? Sana, di ba? Oh, wag muna. Wag muna sa panahon ngayon. Stay home muna, di ba? Okay. Si Gabriel, para nakasakay ng barko, kung doon nagkakamali. Si Gabriel Escobedo. Alright, sunod na larawan. Uy, ang ganda ng larawang ito. Isa siyang... Oh, alam nyo na ha? Oo, tama. Isa siyang bulaklak. Maganda ang bulaklak. At minsan, may mga bulaklak na kay bango. Gaya ng Sampaguita. Ang ating pambansang... bulaklak ay Sampaguita, pero ang nakikita natin sa ating mga screen ay rosas na kay ganda, na kay pink na talaga. Tama, Hans. Tama ka, Maripe. Realingo, tama ka. Very good. Ang husay naman. Oh, dumako na tayo sa gawain pagkatuto bilang dalawa, ha? Oh, eto naman. Ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Tuuyin ninyo ang mga salitang may salungguhit o isulat kung ito ay simuno o panag-uri. Isulat ang iyong sagot
sa sagutang papel. Tandaan niyo pa ga, mga mag-aaral, kanina ating binigay ang meaning ng simuno o panag-uri. Simuno at panag-uri. Kapag simuno, ito ay, oo tama, J-Nail. Kapag simuno, ito yung pinag-uusapan natin sa ating pangungusap, subject sa Ingles. At ang panag-uri, ito naman yung tumutukoy sa ating simuno. Maaari ang simuno ay pandiwa. Maaari iyan. Basta mga salitang tumutukoy tungkol doon sa ating simuno. Okay? Alright. So ipagpatuloy natin. Ayan, number one, si Ana ay masipag na bata. Si Ana daw ay masipag na bata. Oh, ito ba ay simuno o panag-uri? Ang may salungguhit ay Ana. Simuno ga iyan o panag-uri? Oh, ano sa tingin nyo? Oy, tama, Althea. Ito ay isang simuno. Gallagher ang husay naman. Si Michaela Tesseray, si Realingo, tama din ang sagutan. Tama, Alessandra. Ang husay naman ng mga batang ito. Dumako tayo sa ikalawang bilang. Mabilis, tumakbo. Si Raymond. Ayan. Oh, anong kasagutan ninyo? Mabilis, tumakbo. Ito baga ay simuno o panag-uri. Oy, speaking of Raymond, happy birthday, happy belated birthday sa ating kasamahan, si Derek Raymond, Derek Emon. Happy belated birthday. Ganun din sa ating director, si Derek Robby. Happy, happy birthday po. At kay Direk Jane, happy birthday po. Ayan ha. Happy birthday sa lahat ng birthday, Shireen, Hans. Oh, tama ang kasagutan. Yan ay isang halimbawa ng panag-uri. Tama ka, Alaysa. Tama ka, Rian. Tama ka, Shekina. Tama, Hans. Saludong-saludo. Ayan ha, saludong-saludo ako sa inyo. O ito, dumako tayo sa ikatlong bilang, number 3. Siya ay batang malusog. O, ang may salungguhit ay siya. Ayan ga yung panag-uri o simuno. O, sagutan nyo na, mga mag-aaral. O, ayon kay Sarah, yan daw ay simuno. Ayon kay Aldwin, yan ay simuno. Oo, tunghayan natin. Ang siya ay halimbawa ng simuno. Ang husay, palakpak and 2 thumbs up for you guys. Ang husay talaga. Number 4, ayan. Makulay ang pakpak ng paru-paro. Makulay ang pakpak ng paru-paro. Ang may salungguhit sa ating pangungusap ay makulay ang pakpak. Makulay ang pakpak ang may salungguhit. Ito ba ay simuno o panag-uri? Sarah, sa tingin mo. Mateo, sa tingin mo. Hans, sa tingin mo. Ito ba ay simuno o isang panag-uri? Oh, yan. Ayon kay Angel, kay Alvin, kay Yesha, kay Erin, kay Daniel, kay Gallagher. Yan ay panag-uri. Tama, ang husay talaga. Ang galing. O, dumako tayo sa ikalimang bilang. Ang aso ay mataba. Ito ba? Ay simuno o panag-uri? Ang may salungguhit ay aso, simuno o panag-uri baga-aray. O Roman, aba, ay kadaming sumagaw at ay kagalay. Opo, iyan ay isang simuno. Nanonood mula sa Buli Elementary School. Ay, wow! Mula sa Taal, Batangas. Yan ay si Alaysa Comeso. Salamat sa iyo. Okay, thank you. Eto naman, meron kayong takdang aralin para kay nanay at tatay. Siyempre, under the supervision of your dear parents ang lahat ng inyong mga ginagawa sa pang-araw-araw, sa inyong mga module, sa inyong mga itulay sessions, sa inyong Google Meet or Zoom. Of course, all of this, mga sinasagutan ninyo under the supervision of your dear parents. Eto, meron kayong takdang aralin. Pwede nyong isulat ang inyong takdang aralin o isubmit ang inyong takdang aralin sa ating tantananan. Meron tayong Facebook group page. Ito ay DepEd Itulay. I-search nyo lamang sa Facebook. Mamaya, pagkatapos, ang DepEd Itulay. Join that Facebook group and be one of the tutors or be one with the tutors
and with your fellow tuties. Magkaroon tayong discussion, pwede kayong mag-post, pwede kayong mag-share ng mga naisin ninyo na may kinalaman, of course, sa inyong mga aralin, sa inyong education. Malay ninyo! Malay ninyo balang araw, maging guro din kayo, mga mag-aral na katulad namin at matupad ang inyong ang inyong mga pangarap sa buhay dahil sa ating itulay, sa ating mga pag-aaral sa pang-araw-araw nating pagkikita. Okay, ayan, nalalayo na tayo. Ayan, takdang aralin, ulit natin, tingnan ang mga larawan. So, sumusunod na mga slide at sumulat kayo ng mga tatlong pangungusap. Bilugan ang simuno at lagyan ng kahon ang panag-uri. Isulat ang inyong mga sagot o pwede sa mga sagutang papel o pwede nyo i-screenshot ito at i-edit nyo. Okay? Ayan. Alright. O, tingnan ang larawang maigi. Ayan, ipo-full screen natin. Okay. Uy, tunghayang maigi ang larawan. O, ayan. Kita natin sa larawan, mayroong isang lalaki na tila baga naghahalo ng simento. May isang batang babae na nagtatanim. May isang nanay na may hawak-hawak. Ano kaya ang hawak niya? Ayan. May isang batang lalaki na nagdidilig ng halaman. At under the supervision ng kanyang kapatid na babae. O patay dyan, sa inyong nakitang larawan, bumuo ng pangungusap at bilugan ang simuno at lagyan naman ng kahon ang panag-uri. Okay? Aasahan ko yan ha? Sa ating DepEd Itulay Facebook group. Okay, so pagpatuloy natin. Kumpletuhin natin ang pangungusap. Yan. Nabatid ko na ang patlang o paksa ay ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Ang patlang naman ay bahaging nagsasabi tungkol sa paksa o sa simuno. O, ano kaya ang tamang sagot dito? Nabatid ko na ang patlang o paksa ay ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Ang patlang naman ay ang bahaging nagsasabi tungkol sa paksa o sa simuno. Hoy, kasagutan ni Alessandra, ni Shikina, ni Rebong, ni Aldwin, ni Yuri, ni Hans ay simuno. Tunghayan niya natin. Kung tama, ay ang husay naman. Tama ka, Charisma. You are correct, Angel, Alessandra. Opo, tama. Ang husay ng mga batang kere ay talaga nga namang maipagmamalaki ng kanilang mga magulang at ng kanilang mga kapatid at maging ng kanilang mga guro at ng buong paaralan. O, sunod, iyan ay panag-uri. Okay, so basahin natin. Sabayan nyo nga ako, dear learners, sa inyong mga tahanan. Basahin natin ang ating nabuong talata o pahayag. In 3, 2, 1, nabatid ko na ang simuno o paksa ay ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Ang panag-uri naman ay ang bahaging nagsasabi tungkol sa paksa o simuno. Ulitin natin. Napatid ko na ang simuno o paksa ay ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Ang panag-uri naman ay ang bahaging nagsasabi tungkol sa paksa o sa simuno. Hello, si Ma'am Cecil. Hello po. Ganun din kay Janelle, kay Hart, kay Sir Mil mula sa Mabalacat City. Maraming salamat. Thank you so much po. Ayan. Ayan. So bago tayo magtapos, balikan muna natin mga mag-aaral itong ating takdang aralin. O magkaroon tayo ng warm-up activity para sa inyong takdang aralin. Tunghayan nga natin itong larawan na ito. Bumuo nga kayo ng pangusap at ating i-highlight o sabihin kung alin dyan ang simulo at alin ang panag-uri sa nabuo niyong pangusap. Thank you, Rian Joyce, ha?
Salamat. Ang husay naman ng batang ito. Opo, heart heart. Oh, sige nga, ready na ba? Hinihintay ko ang inyong kasagutan. Oh, habang hinihintay ko ang inyong mga kasagutan. Watching from Bulacan. Nariyan si Ryan Mendoza. Ganun din. Si Janelle Magsino, maraming salamat. Ayan, iniintay ko ang kasagutan ninyo para sa tandang aralin ha. Ang kailangan nyong gawin ay bumuo ng pangusap batay dito sa ating larawang ito. At i-highlight natin, lagyan natin ng dash kung alin dyan ang simuno at alin naman ang panag-uri o ayon kay Princess Jamela. Ayon sa kanya, ito yung kanyang nabuong pangusap. Ang lalaki ay naghuhukay. Alin dyan ang ating simuno at alin ang panag-uri? Oh, alin dyan ang ating simuno at panag-uri? Ang lalaki ay naghuhukay. Okay, so tama. Ang ating simuno ay ang lalaki at ang ating panag-uri naman ay naghuhukay ang husay. O ito pa, ayon kay Charisma Joy Molinyawe, si tatay ay naghuhukay. Si tatay ay naghuhukay. Tatay ang ating simuno. Naghuhukay ang ating panag-uri. Ang husay naman nitong si Charisma Joy. Ang galing ha? O ito naman ayon kay Gallagher. Ang mag-anak ay sama-samang nagtatanim. O yun ang ating unang pangusap, Gallagher. Ang mag-anak ay sama-samang nagtatanim. Alin ang ating simuno dyan? Oo, tama. Mag-anak at ang panag-uri naman sama-samang nagtatanim. Kasi nga, itong nagtatanim ang nagsasabi kung ano nga ba ang ginagawa noong mag-anak. Ayan, tama Charisma Joy. Kay Pia Joyce, tama din ang iyong kasagutan. Ang husay ng mga batang ito talagang may pagmamalaki ng kanilang mga magulang, mga kapatid, kapitbahay, lipunan, at ng buong paaralan at kanilang mga guro. Salamat sa inyo. Oh, may yung ikalawang larawan kaya, may bata doon na nagtatanim. Oh, batay doon. Ayun, si Alessandra, nakabuo ng kasagutan ng pangungusap. Si Bunso ay nagtatanim. Oh, alin ang ating simuno doon? Yun ay Bunso. Tama kayo. At ang ating panag-uri naman ay oo, tama. Ang husay naman ni Heart. Ayan. O, ito pa. Ayon naman kay Demis. Ang bat ay nagdidilig. Okay. Ang bat ang simuno at nagdidilig naman ang panag-uri. Ang husay naman. O, ito pa. Si Chino. Ito kay ayon kay Chino. Si nanay ay tinutulungan si Bunso na magtanim. O, alin ang ating simuno? Si nanay at ang ating panag-uri, tinutulungan si Bunso na magtanim. Virtual clap para sa inyo. Napakahusay naman ng mga mag-aaral na ito. Talaga may pagmamalaki yan, oh. Si nanay ay may dala. Si nanay ay may dala para magtanim. Oo, pwede. Oo, Chino Jaime. Tama. Ang gagaling. So, mga mag-aaral, ako ay lubos na natutuwa, Marife, natutuwa ako sa inyo, Hans, at sa lahat ng ating online learners na malaman ninyo ang tinatawag nating simuno at panag-uri. At syempre, mga mag-aral, mula sa ating Filipino group, ako po, si Tutor Jester, ay talagang nagpapasalamat sa inyong pagsama sa akin para sa ating Filipino 2. Susunod po, mga mag-aral, si Tutor Jester pa rin para sa Filipino 3. Oy, salamat sa inyong mga nice gestures. I am really touched with this. Thank you so much, mga mag-aaral. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Eat to Light tutorial session ngayong araw.
tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating eTolife free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating eTolife tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!